Hi mga mi! For today's video, a day in my life sana ito. Kaso lang late ko na naman na-upload at na-edit dahil nga na-busy ang person, Charis. Ito pala ang ganap bago magbispiras ng Pasko. Hindi na nga kami nakauwi sa aming mga probinsya dahil syempre wala kaming budget. Mahirap lang kami, Charis. Medyo magagabi na nga to nang papunta kami ng SM Clark. May kailangan nga ditong bilhin si Daddy kaya sumama naman kami ng mga bata. At naisipan ko na din kasi napalitan na ang sabon ng aking bunso para sa kanyang skin as. At sabi ko, ibili ko na rin siya ng cleanser dahil nga pagka nagkaroon siya ng buwan ng dalaw ay ang dami niyang tigyawat nang matuto na rin siyang mag-skincare, Charis. Pagdating nga namin ng SM Clark mga mi ay dumiretso na kami ng hypermart. Inisip ko nga dahil 23 pa lang nung araw na yon ay hindi pa ganun karami ang mga tao na namimili. Pero it's a prank lang talaga dahil nga pagdating namin ng hypermart, grabe na talaga ang pila. Nasalubong nga namin dito yung kaklase ng aking panganay, ang sabi niya alas 4 pa nga lang daw, nasa pila na sila sa counter. At siguro mga alas 6 na yung mga oras na yon. Kaya hindi na ako nag-abala pa na kunin yung pinapabili ni Daddy dahil kung ganun katagal ang pila ay di bali na. Kumain na nga lang ang dalawang bata ng lugaw at turon dito sa mga tindahan sa tapat ng hypermarket. Sa katabi pala nito ay meron na ring cake kaya bumili na din ako. Pagkalabas naman namin ng hypermarket ay dumaan ako dito sa sushi para naman bumili ng kakanin. Bumili lang ako dyan ng kasaba cake at as usual pipila pa din. Pero hindi naman lahat ng pumipila dyan ay bibili. Ang iba naman ay nag-order lang reservation para kinaumagahan nila ipipick up. Nang mabayaran ko nga yung kinuha akong kasaba ay umalis na din kami at dumiretso kami sa World of Fun. Nagyaya kasi to si Bunso na gusto daw niya maglaro pero ang ending ako pa rin yung pinaglaro niya dahil nga marami akong nakukuha na candy. Kami nga lang ni Bunso talaga ang pumasok dito sa palaruan. Si ate naman at si Daddy na sa labas lang. Napagod ata sila sa kakaikot kaya naman nandun sila nakaupo lang sa tapat mismo nitong World of Fun. Favorite nga pala naming laruin dito ni Bunso ay yung machine na dumadakot ng candy at hinuhulog niya sa butas. Parang ang habang nilalaro mo to ay bumabalik ka sa pagiging bata. Nasa isang pirasong candy lang masaya ka na. By the way, inubos nga lang talaga namin yung aming biniling coins at umalis na kami. Dumiretso na din kami sa Watson dahil dito ko bibilhin yung panggamot sa tagyawat ng aking anak. Konting video lang pala itong nakuha namin dahil sa loob mismo ng Watson ay hindi pwedeng mag-video. Diyan ko na din pala binili sa Watson yung pinapabili ni Daddy kanina sa hypermarket. At pagkatapos naming bumili ng aming kailangan ay umuwi na din kami. Diyan pala ulit kami dumaan sa overpass na dinaanan din namin kanina nung pumasok kami sa SM. Ang ganda din pala tingnan ng mga Christmas light na parang 3D effect dito sa dinadaanan mo. Feel na feel ko pa nga ang paglalakad diyan dahil wala akong masyadong tao na dumadaan. Opak! Char, model yarn. By the way, kausap ko pala dyan yung mga anak ko at kinakwento ko sa kanila na doon sa dulo ng hagdan na to, pagbaba mo, lalakad-lakad ka lang ng konti, andoon ang pwesto ni Mengay Vlog. Last week pala ay nag-open dito ng Okoy King si Mengay Vlog. Sayang nga lang at hindi ako nakapunta, Charis. Ang sabi ko nga, pagka walang masyadong tao mamaya ay bibili ako ng matikman ko na din yung Okoy ni Mengay. So ito pala yung kakabukas lang na branch ni Mengay Vlog na Okoy King dito sa Bayanihan Terminal. Well, sawi tayo ngayon dahil nga baka gabihin kami at wala kaming masakyan. Kaya next time na lang natin titikman ang Okoy ni Mengay. Yun lang, salamat!